Meron bang tao galit sa pera? Paano nangyari yung hate sa pera? Kung masama ang pera, bakit natin hinahanap ito araw-araw? When you love someone, do you take care of them? Do you nurture them? You keep them? You grow them? Yes or no? Wala sa laki o sa liit ang kita. It's how you spend that. Even sa credit cards, akala nila yung zero interest. It's not true na zero interest yan. Unless... Deserve kong maging masaya. Ano ba kayo? Hindi mo deserve. Paano mo naging deserve yun? Ang sakit naman, no? Panay pa sosyal pero purita pa rin dahil nakatambak ang mga bayarin. Deep inside, baon na simply because, again, mindset of money is all about upgrade lifestyle. Eh, may silang ang buhay, bakit di ko pasayahan? We die once, but we live every day. Wow. You just continue working out on yourself. Self-mastery. It will always start from yourself. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Kung meron kayong mga katanungan, mga suliraning panglipunan na gusto ninyong masolusyonan, pag-usapan natin yan. May solusyon, nego solusyon. Minsan ba, nagtataka kayo, bakit yung mga simpleng empleyado lang nakakapagpatayo ng bahay, nakakapagsimula pa ng negosyo, samantalang yung nasa managerial position na mas malaki ang sinasahod, puro utang. Ito pa, galing sa isang trending na vlog ng isang influencer. Totoo nga bang kayang pagkasyahin ang 1,000 sa isang linggo? Kung ikaw ay nahihirapan pagkasyahin ang iyong kinikita, may dapat tayong pag-usapan. Ang susolusyonan natin ngayon ay ang tanong. Budgeting. Paano nga ba makakatulong para umasenso? Para pag-usapan natin ang bagay na iyan, ay may makakasama tayong mga solusyonaryo. At ang makakasama natin ngayon, mga boss, ang President and CEO ng Rich World Infra Solution Corporation na napaka-successful na negosyante. At napakarami pong natutulungan ng mga tao nakakapagbigay ng maraming trabaho sa buong Pilipinas, ang ating bossing, Boss Linda Moya. Thank you for having me here today, Boss IDR. Indeed, I'm very much honored to be part of this program. Thank you so much. Ayan, so nakilala na natin si Ma'am Linda sa ating mga nakaraang episode. Pero ito, may bago tayong solusyonaryo ngayon. Siya po ang aking mentor. Siya po ang aking life coach. Siya po ang tumutulong sa amin para mas lalong umayos ang takbo ng kumpanya namin. Ipapakilala ko po sa inyo ang pinakamagaling na life coach sa buong mundo, Coach Ras Cusod. Wow, grabe, boss. Nakakataba ng puso. Hearing from you, excited. Excited ako, first time to be here. And of course, katabi ko si Linda na hindi lang matalino, maganda pa, di ba? Ayun, thank you so much, Coach Ras. Ayan. Eto na nga mga boss, tamang budgeting, paano nga ba makakatulong para umasenso? Mga boss, alam naman natin na napakahalaga ng tamang pagbabudget. Kaso nga lang, marami ang hindi ito nagagawa ng tama para mabigyan ng linaw at magkaroon ng direksyon kung paano nga ba natin tama magagawang pagbabudget. Magbibigay tayo ng mga ilang example muna mga boss ha. Number one, may nakalaang porsyento para sa savings tuwing may papasok na income. Naku, napakahalaga niyan, no? Ibig sabihin, kung magkano yung sinisweldo natin, dapat may allotted na certain percentage na ilalagay natin sa savings, sa necessities. Uulitin ko ah, sa necessities, hindi po sa wants. And then of course, kailangan din natin maglagay dyan ng mga emergency funds para kahit anong mangyari sa inyo, at least may bubunutin po kayo kung sakasakaling kakailangan ninyo to. Paggastos ng naaayon sa budget. Naku, yan yung number 2 po natin. Paano ba namin ibabudget yan, eh kulang na kulang nga siya sa pangangailangan ng pamilya. Number 3, pagtatabi ng mga resibo para matrack ang mga expenses. Naku, maraming guilty dyan ha. Kayo, bili kayo ng bili sa Shopee, sa Lazada, sa SM, sa kung saan-saan mga mall. Tapos yung resibo, tinatapon ninyo. Hindi kayo naglilista ng expenses ninyo. Kaya ang dulo, baon na sa utang, nga pa. Ayan, okay? Mga halimbawa ng walang maayos na budget plan. Naku, ito na. Yung mga guilty, pasin tabi. Kung tatamaan man po kayo, hindi kayo intensyon kong patamaan, kundi yung katabi nyo ngayon. Number 1, social climber. Sabi nga ni Michael V, panay pa sosyal pero purita pa rin dahil nakatambak ang mga bayarin. Next,
nagpapadala sa mga promo. Sale, buy one, take one at kung ano-ano pa. Nag-iiba ang anyo kapag nakakita na ng sale. Naglalaway. Natila baga nakagat ng aso o kaya dinapo na rabies. Wala namang ginagawa sa inyo yung pera. Bakit galit na galit kayo dyan at gusto nyo kagad ubusin? Number 3, puro deserve ko to. Tapos may karuktong nakasabihan pa yan. YOLO, you only live once. Meron pang ibang kasabihan yan. Me time muna. Nako po, ang daming guilty dyan. Kahit wala nang laman ang wallet mo. Tapos ngayon, sisisihin, maraming tao, di naman kaya gobyerno. Yan po talaga ay isang napakalaking problema. Alam nyo mga boss, no? Wala hong malaki o maliit na income. Depende ho yan kung paano po natin ibabudget ang pera natin at kung kulang na kulang sa palagay ninyo, pwede ho kayong mag-reinforce ng additional income. Marami kasi mga boss, kulang na nga yung budget nila, gumastos ng malaki na hindi na naaayon sa kanilang pangangailangan. Yung iba nagbibisyo, nagsusugal. Minimum wage earner ka na nga, tumatalpa ka pang kapal ng mukha mo. Yung iba naman, minimum wage earner ka na nga, nakuha mo palaging kumain sa labas. Nakuha mo pang mag-Starbucks. Ano ngayon na nangyari sa'yo? Hindi nga nga, pinipilit mo kasing tanggapin ka ng society dahil akala mo kapag nakapagpa-picture ka dyan sa mga lugar na yan, mag-iiba ang tingin sa'yo ng tao. Eto mga boss, bibigyan ko kayo ng mga tip ha. Kung ang sweldo ninyo, natatanggap ninyo kinsenas at katapusan, sa isang kinsenas, meron kang 2 linggo. Pwede kang gumawa ng program na 1-week meal plan, pwede nyo i-consider yan. Kasi at least para ma-forecast nyo na, ay kaya palang mabudget ang 100 pesos kung ganito pala yung kakainin ko. Again, ang buhay po natin, dinidesenyo po natin. So, yung pagkain po natin, idesenyo din po natin nang naaayon sa budget natin at para din mas maging healthy rin tayo. Number 2, improper allocation of budget. Marami kasi minimum wage earner na nga, alam na nga nila na kulang yung kikitain nila. Hindi man lang sila mag-allocate ng budget para sa mga gastusin nila araw-araw, linggo-linggo o buwan-buwan. So wala na. 15 mil, basta ako kakain 3 beses ang araw, basta ako mamamasahe, pupunta ako ng mall. Kung tuloy-tuloy mong gagawin yan, what will happen? Magugulat ka, baon ka na sa utang, wala ka pang pera, eto masakit, wala ka rin pambayan dun sa pinagkakautangan mo dahil irresponsable ka nga. Sisisihin mo maraming bagay kung bakit ka mahirap ngayon. Number 3, paano nakakayaman ang tamang pagbabudget? Sabi kasi ng marami, wala namang yumayaman sa pag-iipon. Totoo yan. Yung pag-iipon itself, walang yumayaman. Pero yung disiplina na makukuha mo habang nag-iipon ka, yun yung po pwedeng makapagpayaman sa'yo. Ayan. Total na pag-uusapan na natin to. Paano nga ba ang tamang pagbabudget? At kasya nga ba talaga ang minimum wage sa ordinaryong pamilya? Example, family of 4. Nanay, tatay, 2 anak. Si nanay, nasa bahay, si tatay, minimum wage earner. Paano pagkakasyahin nyo? Maminda. Well, it's not about how much is your salary, no? It's not about how much is the income. It's how you spend that. Yes. As I heard from you kanina, magtataka ka na kung sino pa yung malalaki ang sinusweldo, yun yung mga baon sa utang. At kung sino pa yung mga minimum wage earner, sila yung nagkakasya at walang utang. Yes. Why? Because they're very conscious kung ano yung gagastusin nila. Because there should be a formula for that. Income equals less savings dapat. Income less savings equals expenses. Mauna munang identify mo kung magkanong gusto mong itago or ipunin bago ka gumastos. For a minimum wage earner, out of that 15,000, sabihin mo nang mag-save ka ng 2,000 pesos. Correct. So may 13,000. So from the 13,000, ano ang number one? Of course, food. Renta sa bahay kung nagre-renta ka. Kuryente, tubig, and sa education. You should be very aware and very conscious kung magkano ang dapat mong gastusin out of the income that you're earning. Kailangan ng tao is mindfulness. Yes, correct. Okay, Coach Ras. Mindset tayo. It's never about the amount of money na meron ka kung hindi yung papano mo inalagaan yung pera. Because lahat tayo in a relationship with money. It's either you have a love relationship with money, which you tend to take care of it, so it will grow more. Or maybe you have a love and hate relationship with money. What does it mean? Kung may pera ka, sometimes ilabas mo, sometimes hindi. Meron bang tao galit sa pera? Paano nangyari yung hate sa pera? Lahat ng tao gusto pera. Yeah. Paano nagkaroon ng love and hate relationship about money? You will know. Diba? When you love someone, do you take care of them? Do you nurture them? You keep them? You grow them? Yes or no? Yes. When you hate someone, you kick them out of your life? And people who don't have much money, do you think they have a love relationship with money or hate relationship with money? Akala mo lang, gusto
mo ng pera, pero base sa resulta, pagdating ng pera, winaldas mo, that means you have a hate relationship with money. Kung titignan natin, ang populasyon natin, dahil mas marami ang nasa below poverty line sa Pilipinas, ibig sabihin, mas marami ang galit sa pera. On the conscious mind, hindi. Gusto ko ng pera, base resulta, wala akong pera. Subconsciously, I don't like money. So how can you actually cure that? Una-una, identify saan ito nanggagaling. Ako, lumaki ako na ang source ng away sa bahay ay pera. So right now, nung nagkaka-income na ako, alam ko kailangan ko ipunin, kailangan mag-invest. Ba't biglang naging waldas? Yun pala, pag nagkapera ako, baka maging source ng away ito. Ganun kalalim yan. Is it true na ang pera, meron ding roots na pinanggagalingan dun sa belief level natin sa mga bagay? Yeah, just like health, relationship, money has its own roots. Tatlo lang yan, paano ka pinalaki tungkol sa pera? Pangalawa, sino mga model mo tungkol sa pera? At higit sa lahat, anong experience mo tungkol sa pera? Everything while growing up is a manifestation of how you behave with your money today. Hindi ka ba nagtataka? Maraming tao ngayon, ang sipag nila, talagang dedicated sila sa trabaho nila, and yet, palubog sila ng palubog. It is all because of mental? It is 100%. Even the way we spend, lagi na nating naririnig, mag-ipon ka, mag-save ka, mag-invest ka. Consciously, gusto natin. Yeah, pero hindi nangyayari. Because again, karamihan ng broke people, lumaki sila na hindi pa kinikita yung pera, may napuntahan na. How do you know? Sa bahay, ang daming abubot. Yung sinasabi mong sale, buy one, take one, hindi naman kailangan binili. Totoo yung sinabi ni Ramon, kung mahirap ka ngayon, kasi wala ka talaga disiplina at irresponsibility. Nakatira ka na nga sa barong-barong, tapos naka-signature ka pa na damit, may alaga ka pang aso. Why? Because napaka-pleaser mo kasi. Gusto mo nakikita ka na okay ka, masaya ka. Just to conceal it, pag uwi mo, dukha ka pa sa dukha. Correct. Sakit yan ng middle class eh. Ito yung mga manager. Yung mga may posisyon at kumikita ng malaki, mas masaklap ang kaganapan sa kanila. Because yung una, abubot lang pinagbibili. Itong pangalawa, lifestyle. Dati, nagko-commute. Tapos nung nag-increase ang sweldo, nag-taxi. Tapos may Grab ngayon. Tapos hindi na nakontento sa Grab. Nag-loan pa ng kotse na mas malaki pa yung kanilang monthly amortization dun sa increase ng sweldo nila. To prove na okay ako, mayaman na ako, when in fact, deep inside, baon na, simply because, again, mindset of money is all about upgrade lifestyle. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa ibang tao. Kaya ka mahirap ngayon kasi irresponsible ka. Galit na galit ka kasi sa pera. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ka naman inaano. May mukha yan, wala namang emosyon. Kung may hawak kang pera ngayon, kausapin mo, please, sabihin mo sa pera na yan, bati na tayo. What can you say about that? Sa akin, it's about computation talaga. Let's do the math. Doon lagi ang start. Lalo ngayon, napakadaling kumuha ng credit card. Nako, yan. Ayan na. Ang mga tao, magkano lang ang kinikita, ang daling ma-approve. Pinakamababa yata 20,000 na credit limit. Sinasagad. And then, ang matindi nito, sa bayaran. Ang dami-dami dyan, buy now, pay later. Nako po. Or 6 months to pay. Yan. 12 months to pay. So, akala nila, ang gaan-gaan. Ang nangyayari kasi, wala pa yung sweldo. Naubos na, naipamili na. Wala sa laki o sa liit ang kita. It's how you spend that. Pag sinulat mo isa-isa, magugulat ka, you will not even dare to buy something na hindi talaga basic need. Dahil wala, hindi kaya eh. Magkakautang-utang ka lang, negative ka lang yan. Kaya walang nasasabi yan kasi malaki na rin ikita mo ngayon. No. When I was earning close to 6 digits and with all the perks, ganyan sinabi mo kanina, nagbago lahat. Kasi before, nung minimum wage earner or ang position ko as a supervisor, okay lang sa akin na mag-MRT, mag-jeep and everything. Nung manager na ako, syempre para namang masyado dong nakakaano na kasabayan ko sa na pumipila sa jeep yung mga tauhan ko and all that. So I had to take the taxi until kumuha na ako ng sasakyan. So ibig sabihin, you are coming from ego. Yes. So mayabang ka. Correct. Numbers pa rin yan. Mathematics pa rin. Yeah. Kasi once na in-embrace mo yung bagay na it's not within, hindi mo kaya. So it's going to be debt after debt. Uutang ka para hindi ka masira sa pinag-utangan mo, uutang ka ng pangbayad sa utang mo. Even sa credit cards, akala nila yung zero interest. It's not true na zero interest yan. Unless you pay that in full, yung outstanding balance mo. Paano mo nasabi? Eh, zero interest nga nakasulat doon. Halimbawa, 50,000 pesos, zero interest. Pero nung dumating yung bill mo, nagbayad ka lang ng minimum, zero interest dun sa binilhan mo. Pero yung banko na pinag-uutangan mo, it's not zero interest. That's 3.25% of the principal. Huh? After na hindi mo naman mabayaran, principal plus interest, yun ulit ang nag-principal. Kaya magugulat ka, ang ginastos mo lang magkano ang binabayaran mo, doble. But it's not basic interest.
interest. It's compounded interest. The principal plus interest will earn interest. Hindi mo nabayaran. Principal plus interest will earn again interest. Hindi lang mindset, computation. Kailangan maging wise din. Okay, so there's computation. What is the behavior or the mentality behind it, Coach Ras? One thing is awareness, pero useless yung alam mo kung hindi mo naman gawa ng paraan ng responsibilidad na alamin ano yung pinasukan mo. And therefore, lahat ng sinabi ni Linda is to really taking a look at on responsibilidad kung malaman to. So again, knowledge is important. However, kailangan mo din ng competence to practice what you have learned. Yes. So 610 pesos ang sweldo ng isang tao kung kukwentahin mo yan in 26 days, kung isang day off lang, that is equivalent of 15,860 if I'm correct. Ang minimum wage earner ngayon, mga boss, is tax exempted sila. Lagay na lang natin ang take home ng isang empleyado is 14,000 monthly. Lagay mo pumapasok ka sa trabaho at 100 pesos per day. So time is 26, that is 2,600. Lagay mo nangungupahan kayo 10,000 monthly. You only left like 1,400. Paano mo mapagkakasya sa isang pamilya yung 1,400? Definitely, kulang ang sweldo. Kung isa lang ang nagtatrabaho, ano ang pwede kong gawin kung gano'n ang senaryo ng buhay ko? Coach Ra. Focus on earning more. Kung alam lang ng bawat Pilipino na ang solusyon ng earning more is kailangan yung trabaho mo, mataas yung value so that tatapatan ng boss mo yung pangangailangan mo. At the same time, marami ka nang naibibigay na value kung sa akin trabaho para mas tumaas yung sweldo mo. What is value? A lot of times, ang tinitignan ng mga minimum wage earner is just, papasok ko ng 8, uuwi ako ng 5. You're not being paid with the time that you have there, but you're being paid with the value. Which is, ang tanong ko sa ngayon, kung tatanggalin ka sa trabaho mo ngayon, madali ka bang palitan? Kasi kung madali ka palitan, pang minimum wage earner lang yung knowledge mo, yung skills mo, kakayanan mo, at yung experience mo. Kaya, hanggang dyan lang yung sweldo mo. So, ang goal mo ngayon, kung gusto mo mag-increase yung sweldo mo, tanong mo sa sarili, ano yung kailangan kong matutunan ngayon para pagtrabaho ko, tumaas yung value ko? Ano yung kailangan kong skills para mas tumaas na naman yung value ko? But above all, marami ba kong experience mag-handle ng ibang tao? Simply because, pag mataas ang value mo, kung hindi ka i-increasean ng boss mo, somebody else will. Ang galing. How about you, Ma'am Linda? What is your reinforcement solution? Between husband and wife, maraming bagay na pwedeng makatulong din ang wife. Pwede kang magluto ng mga kanin. Minsan may mga group chat sa mga communities eh. Alam mo yung kahit man lang pang maghapon na pagkain, may ambag mo, ang laking bagay din nun sa isang pamilya. Pangalawa, kung sino pa yung mahirap ang buhay na maraming anak, di ba? Yun lang yung nagiging observation ko talaga na hindi natin tinatanggap kung nasaan tayo. Pinipilit nating yakapin yung hindi natin kaya. You end up broke. Why? Negative ng negative eh. Uutang at uutang ka. Siyempre gagawa mo ng paraan. At at the end of the day, nasolusyonan mo yung una pero nanggaling din sa utang. Hanggang sa totally lubog na lubog ka na. Tsaka nakakalungkot, normal yan na kwentuhan. Kung hindi ka nag-uutang, parang weird ka. Lahat kasi ng samahan, puro utang pinag-uusapan. Nakakalungkot yun ha. Because utang is a belief system also. Na hindi pwedeng hindi ka umutang para mabuhay ka. Di ba nag-trendy yung salitang outang? Ang nagpasikat niyan si Camp La Aya Resort. Ah, ganun ba? Ma'am Ems? Sis, wala ka namang kakayahang mag-outing. Ba't ka mag-outing? Deserve kong maging masaya eh. Ano ba kayo? Hindi mo deserve. Because wala kang gagastusin. Paano mo naging deserve Ang sakit naman, no? Yes! Eh, maiksi lang ang buhay. Bakit di ko pasayahan? We die once, but we live every day. Wow! Mas mahaba yung buhay na, ba't hindi mo pabutin? Eh, kulang nga yung kinikita ko eh. Because siguro, something is wrong. Like sinasabi ni Coach, mindset. Gawa mo na paraan. Huwag kang umangal na kulang kinikita mo. Ang tanong ko, nag-i-improve ka ba? So that, pag merong posisyon na mataas na available, i-o-offer sa'yo. Ang tanong, walang time mag-aral kasi nagmo-Mobile Legend, nagchichismis, nagkung ano-anong Facebook. Kung hindi, pagalingin yung sarili kasi pag gumaling yung sarili, tataas ang value mo sa marketplace. At the end of the day, hindi mo naman madadala yung pera sa langit. Yung mga ganong klaseng pag-iisip, nandito pa rin eh. Hate relationship. Sinungaling yung mga taong ganyan. Sige nga, may libreng 10 million dito. Gusto mo, ayaw mo? Ay, syempre, gusto ko yan. Ayan, mukha kang pera. Kaso lang, in denial ka kasi mas importante sa yung yabang mo na okay ka kahit hindi ka okay. Hindi. Ito, maisingit ko lang. No? Sa panahon natin ngayon, mas maraming need ang pambabaing trabaho kaysa sa panlalaking trabaho.
because of online. Ang daming yumaman na mga kababaihan, mga nanay, mga single mom na kahit nasa bahay lang sila, nagbenta ng skincare, nagbenta ng pagkain. Noong pandemic, naglabasan yung pagiging magagaling ng mga babae. Pero bakit naman ngayon, nag-open up na economy, yung babae dati na nagtitinda ng pagkain, hala, nawala na yung pagtitinda niyang pagkain. Kasi bakit? Nakabalik na sa trabaho yung asawa. Ano man sasabi niyo? So, pag may pangangailangan, kaya naman pala. Pero pag umu-okay na, balik sa original. It's still based on grit. Now, if ang tao, walang ibang pwedeng magawa, gagawan at gagawan din ng paraan. Ito masakit. Uuwi yung asawa ninyong lalaki, pagod na pagod sa trabaho, inaaway nyo pa. Diba? Kawawa naman. Might as well, hindi tayo makatulong, wag na ninyong bungangaan, wag na lang din kayong makabigat. Isip kayo ng paraan, paano nyo mamamanage. Ngayon, kung kulang na kulang talaga ang sweldo ninyo at hindi na talaga uubra yung salitang budgeting sa inyo, umalis na kayo dyan sa trabaho nyo, maghanap kayo ng mas malaking sahod. Ngayon, kung sa palagay ninyo, pag inalisan nyo yung trabaho nyo na yun, wala nang tatanggap sa inyo, kayo na ang may problema. Poor mindset is, again, number one, blame. The more you blame the boss, the economy, whoever around you, the poorer you are. Blame is something that we wanna take out of our thinking because the moment you start owning up that the reason why mahirap ako, dapat lang kasi pinili ko yan ngayon. Na kung ayaw ko na ito, then the biggest solution here is isipin ko ano yung pwede kong pagalingin tungkol sa aking sarili para pwede akong kumita ng pera. The more you become better, more opportunity will come to you, more money will run after you. More money will run after exactly. You. Hahabulin ka ng pera. Pag magaling ka, nakakatakot naman. Sabi nga ni Jack Ma, no? Kung 30 years old ka at broke ka pa rin, kasalanan mo yan. Sakit naman. That's the reality. Hindi, maliit talaga kita kasi sa Pilipinas. Alam mo ako, natutuwa ako. There are many people na kilala ko. Mga businessmen, businesswomen, they're even less than 30 years old and they're millionaires. Wala ngang opportunity na ganyan, kalokohan yan. Mahirap nga Pilipinas eh. E-commerce, online selling. Magkukulat ka, they're selling like 300,000, half million. Mahirap gawin yan eh. Wala namang internet sa bahay. Ano ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw mo, laging may dahilan yan. These days, yung era natin, mas madaling yumaman kaysa nung panahon actually, namin ni Coach. Hindi, hindi totoo yan. Dami mahirap ngayon. Baka tamad sila. Yun na masakit. Kasi mas madaling humingi, mas madaling magmakaawa kaysa gawang kong paraan yung sarili ko, gawan ko ng paraan para sa pamilya ko. Kasi alam mo itong topic na to, it's all about budget. Pero napunta tayo dito pagdating sa financial. Alam mo kung bakit? Because the main reason why you actually cannot budget, komportable ka na kasi kung ano yung oportunidad na meron ka ngayon. Hindi ka na naghanap ng iba. Hindi mo na in-improve ang sarili mo. Puro ka hingi sa kamag-anak. Puro ka asa sa mga ganito. Puro ka ganito. Puro ka ganito. Tapos pag may sale sa mall, nagpapabudol ka. Pag may 9988, 1111, 1212, hala, sige, click ka ng click. Hindi mo naman kailangan yung kiniklik mo. How can you actually budget? Walang babudgeting. Kasi wala ka naman talagang kinikitang maayos. Kasi bakit? Hindi ka naman kasi naghanap. Kasi bakit hindi ka naghanap? Hindi ka interesado. Bakit hindi ka interesado? Kasi galit na galit ka sa pera. And then, ano nangyayari ngayon sa buhay mo? You feel miserable. Ang drama mo sa buhay mo. Kawawa ka dahil konti kinikita. Kawawa ka dahil lahat ng kamag-anak mo ang tingin sa'yo, kontrabida. Natural lang na maranasan mo yan kasi napakawalang yamo. Lahat na lang inutangan mo. Lahat na lang hiningan mo ng tulong. Lahat na lang hiningan mo ng pera. Ito masakit. Yung mga hiningan mo ng tulong, sinisiraan mo pa. Nagsinungaling ka na, drinamahan mo na, nangatwirang ka pa para lang ano, mapahiram ka ng panibago mong inuutangan, kailangan mo manira ng ibang tao. And the cycle goes on and on and on and on. Sana sa generation ngayon, mapuputol na to kasi ang daming free contents na ganito na kailangan nating ilabas at ilabas hanggang magbabago ang pananaw ng bawat Pilipino kung paano ba talaga ang pagtanaw at paghalaga ng sarili para kung pahalagan ko yung sarili ko, yung pera na gusto ko, pahalaga. Yes, before we end, ang gusto kong mag-gets ninyo at maintindihan ninyo ngayon na yes, kulang ang kinikita. Hindi kayang i-budget yung pera. Pero if you believe that you deserve more, that you want more, may capability ka na makuha mo yung mga pangarap mo. Ito lang ang kailangan yung gawin. You just continue working out on yourself. Self-mastery. Yeah. Probably last words dun sa topic natin. It will always start from yourself. Malaki o maliit ang kinikita, it's not about how much you're earning, but it's about
about how do you spend that money. Income less savings equals expenses. Ako, huwag mong isipin yung budgeting. Isipin mo ano yung tinuturo sa'yo ng budgeting. Wala ako nakitang mayaman or financially free kung hindi nag-una nagsakripisyo. So therefore, the first thing you need to learn in life is to sacrifice by budgeting, because if not, hindi ka yayaman. But don't just sacrifice. Be responsible. Kung hindi mo gusto yung financial life right now, maging responsable ka, pagalingin yung sarili, at higit sa lahat, number 3 is commitment to do it again and again until one day napakagaling, napakahusay mo, because itong tatlong to, dadalhin ka sa financial freedom na gusto mo, because natutunan mo lahat ng ito simula sa pagbabudget. Kung nais nyo pang madagdagan ang inyong kaalaman, maaari po nating i-follow sila Coach Raz at Boss Linda Moya sa kanilang mga social media accounts. Okay, you can follow me at Linda is Moya sa aking Facebook page or Life's Smart Moves. I also have my YouTube channel, LSM channel. And soon, meron kaming ilo-launch na it's a stem cell technology age reversal product. Nice. Facebook page, Transformational Coach Raz. TikTok, Raz Huson. Instagram, Raz Huson. Ayun, salamat Boss Linda and Coach Raz sa napakagandang, alam nyo, ang lupit talaga nung usap natin ngayon, no? Again, marami pa tayong problemang susolusyunan, kaya i-share nyo na ang video na ito para mas marami pa tayong matulungan. Lagi ninyong tatandaan mga boss na nandito ang negosolusyon para magbigay ng solusyon sa napakaraming problemang panglipunan. Please do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos, and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. At syempre, i-follow nyo na rin kami sa Spotify dahil available na lahat ng video ni Boss RDR sa Spotify. Kung gusto ninyo na makasama sa mga panelists ng negosolusyon, mag-message po kayo, i-type nyo lang negosolusyon para kayo naman ang kasunod na makasama namin dito sa napakagandang usapan. Muli, kapag may problema sa negosyo, may solusyon, negosolusyon.